Kung titingnan mo ang larawan ng batang ito, masasabi mong mukha siyang masaya at tigtas sa piling ng kanyang ina. Ang batang ito ay nagngangalang Trudy Warwick, ngunit ang larawang ito ay nagtatago ng isang nakakabahalang sikreto. Saan man pumunta si Trudy at ang ina nito ay sinusunda ng marahas na pambubomba at ang katotohanan sa likod ng mga pag-atake ay mabubunyag at maituturing nilang bilang notorious serial killer ng Australia. Ang attacker na kilala bilang Kurt Bummer ay sinisindak ang Sydney sa loob ng maraming taon at ang buong komunidad ay nabubuhay sa takot at hindi nila alam kung kailan na naman ito aatake. Kahit na ang pulis ay hindi mapanatiling ligtas ang batang si Trudy dahil isang lalaki ang handang sunugin ang buong Australia para lamang makuha siya. Was shot in front of his Woolara home. A bomb blast which ripped through a crowded Jehovah's Witness church hall and shards of glass impacted into the body of a 12-year-old girl. City's 10,000 witnesses must be wondering what they've done to draw such violence upon them. Noong June 1978, si Andrea Warwick at ang kanyang asawang si Leonard ay ni-welcome ang kanilang unang anak na si Trudy. Nakatira sila sa Cashula, isang suburb ng Sydney, Australia. Si Leonard ay isang bumbero, ngunit habang ginugugol niya ang kanyang oras sa trabaho sa pagliligtas ng mga tao, habang sa kanilang bahay, siya ay napaka-controlling at napaka-buyulenteng asawa. Mabilis siya naging possessive sa kanilang bagong silang na anak na babae. Hindi niya pinapahintulutan ang sinuman na pumasok o bumisita sa kanilang bahay upang makita siya. Kahit na ang pamilya at mga kaibigan ni Andrea. Sa kaarawan ni Andrea, ang kanyang kapatid na babae at ang kanilang anak ay sinubukang bumisita, ngunit hindi ito pinatuloy ni Leonard at nanggagaraiti ito sa galit na makaalis na ang kapatid ni Andrea. Si Leonard ay naging marahas sa kanyang asawa matapos sa ilang taon na pagtitiis at pagkakaroon ng abusadong relasyon. Nagkaroon ito ng lakas ng loob na kumala sa ganong relasyon at ito'y kanyang pinaalam sa kanyang pamilya. Tumakbo siya sa ligtas na lugar sa bahay ng kanyang kapatid na si Judy na humihingi ng tulong. Nagulat si Judy na marinig ang tungkol sa karahasan ni Leonard. Dahil sa sobrang pananakit ni Leonard sa kanya, hindi na nailabas ni Andrea si Trudy ng bahay. That was the first I knew, and I said to Andrea, "Why didn't you tell me?" She said, "I was too ashamed, and you know, I had no idea." Humihingi siya ng tulong sa family court law para simulan ang proseso ng diborsyo. Umaasang makakatulong sila na mapanatiling ligtas ang kanyang anak. Nakuha ni Andrea ang buong custody kay Trudy at sila'y nanirahan sa bahay ng ama ni Andrea na si Leslie na kasama ang kapatid nitong si Stephen. Nakuha ni Leonard ang mga karapatan sa pagbisita ngunit hindi ito naging sapat para sa kanya. Pinapanatili niya ang kanilang anak na babae ng mas matagal kaysa nakatakda nitong oras at ganap na binabaliwala ang visitation schedule. Walang pakialam si Leonard sa mga order ng korte kaya nagpasya si Andrea na kumprontahin siya para mabawi si Trudy. Kahit na ito'y nag-aalala ang baka masaktan na naman siya ni Leonard, pinakiusapan ni Andrea ang kapatid niyang si Stephen na sumama sa kanya upang sabay nilang puntahan ang tahanan ni Leonard. Pagkarating nila sa tahanan nito, kalmadong nakiusap si Stephen kay Leonard upang hingin si Trudy sa kanya. Ngunit sinirado ni Leonard ang pintuan ng padadbog at hindi nito binigay si Trudy sa kanila. Dahil dito, kinakailangan bumalik ni Andrea sa korte para humingi ng tulong upang maibalik si Trudy sa kanya. Ngunit wala silang ideya kung hanggang kailan itatago ni Leonard si Trudy. Noong February 22, 1980, nang gumising si Andrea kinaumagahan, inaasahan ni Andrea na babatiin ito ng kanyang kapatid na si Stephen. Dahil yon ang kanyang nakasanayan tuwing umaga. Ngunit nang umagang yun, siya ay nagtaka dahil wala ito sa kanyang kwarto. Noong una, hindi niya ito pinag-isipan ang kung ano dahil ang buong akala nito na ito'y pumunta sa kanyang girlfriend o hindi ito'y nakipag-surfing sa kanyang mga kaibigan.
Ngunit habang lumilipas ang mga oras nang walang naririnig mula sa kanya, siya ay nagsimulang magpanik. Si Andrea ay tumawag sa telepono ngunit walang nakakita kay Stephen mula noong gabi ng February 21. Nababatid niya na ito'y hindi na tama. Dumating ang kapulisan upang magsagawa ng imbestigasyon sa pagkawala ni Stephen. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakitaan nila ng bloodstain ang higaan ni Stephen. Magalipas ang 6 na araw na pagkawala ni Stephen, isang grupo ng kabataan na namamangka sa Cowan Creek na matatagpuan sa Coringay Chase National Park sa may northern part ng Sydney, nakatagpo sila ng isang tao na palutang-lutang sa tubig. Tinawagan nila ang kapulisan upang maimbestigahan ito. Na makita ito ng kapulisan, kinumpirma nila na ang natagpuan na bangkay na palutang-lutang sa tubig ay si Stephen Blanchard. Base sa pag-iimbestiga nila sa katawan ni Stephen, napag-alaman nilang ito'y binaril at pinaslang sa loob ng kanilang bahay bandang hating gabi. Gumamit ng silencer ang salarin upang hindi ito makagawa ng ingay at hindi marinig ng kanyang pamilya. Matapos patayin ng salarin si Stephen, bumiyahi ito patungong Cowan Creek upang ihulog ang katawan nito at gumamit ng brakes ang salarin upang ang katawan ni Stephen ay malunod sa tubig. Ngunit hindi ito nakitaan ng anumang ebidensya na makapagtuturo sa salarin. Ang pamilya Blanchard ay naghihinagpi sa pagkawala ni Stephen. Ayon pa sa pamilya nito, si Stephen ay hindi nasangkot sa anumang gulo at hindi rin ito nagkaroon ng kaaway o kaalitan. Habang si Andrea ay patuloy na naghihinagpi sa pagkawala ng kanyang kapatid, hindi pa din ito tumigil upang makuha ang kustudiya ni Trudy laban kay Leonard. Si Leonard ay patuloy na binabaliwala ang court order ng hukuman at patuloy na tinatago si Trudy sa kanyang ina. Noong April 1980, dahil sa pagsuway ni Leonard sa court order ng hukuman, pinagsabihan ni Judge David Opa si Leonard na hindi na nito makikita ang kanyang anak sa loob ng isang buwan. June 23, 1980, bandang 7:10 ng gabi, 4 na buwan matapos mapaslang si Stephen Blanchard, si Judge David Opas ay nagdi-dinner kasama ang asawa at anak nito na sina Josh at Persia. Habang sila'y kumakain, may nag-doorbell sa kanilang pintuan. Pinagsabihan siya ng kanyang anak na si Josh na manatiling umupo at huwag iyon patsinin. Ngunit dahil sa kagustuhan nito na malaman kung sino ang nag-doorbell, tumungo ito sa pintuan at pinagbuksan ang bisitang kanilang hindi inaasahan. Ngunit sa pagkabukas niya ng pinto, siya'y pinaputukan ng .22 caliber rifle. Ang salarin ay kaagad tumakbo palayo. Plano sanang dalhin ng pamilya si Judge David Opa sa malapit na ospital, ngunit hindi na ito umabot at nilagutan na ng hininga. Nang pinaalam na ng kapulisan kay Andrea na wala na si Judge Opas, nagsuspecha si Andrea na baka si Leonard ang salarin sa lahat ng patayan na nangyayari. Pinagbigay alam niya ito sa kapulisan dahil may koneksyon ito kay Leonard dahil alam nitong galit si Leonard kay Judge Opas dahil pinagbawalan siya nito makita ang kanyang anak sa loob ng isang buwan. Nang dahil dito, nag-imbestiga ang kapulisan at chinek nila ang locker nito sa fire station. Matatagpuan nila ang isang newspaper na nilalaman nito tungkol sa pagkamatay ni Judge Opas. Ngunit wala silang makita ang physical evidence na nag-uugnay dito at tumanggi din itong magbigay ng statement patungkol sa pagkamatay ni Judge Opas. Dahil sa kanilang trabaho na isang family court judge, marami sa mga ito ang galit sa kanya dahil sa kanyang pinapataw na kaparusahan at hindi din imposible na iilan sa mga ito ang nais gumanti. Nasa 30 mga detective ang nagsagawa ng imbestigasyon sa kanyang kaso. Ngunit hindi sila nakatagpo ng anumang ebidensya na makapagtuturo sa salarin. Habang ang salarin ay nanatiling namumuhay ng malaya. Ang mga tao ng Sydney ay nagsimula ng mag-alala dahil ang susunod na target ng salarin ay ang family court system. Dahil sa pagkawala ni Judge Opas, si Judge Richard G. ang pumalit sa kanyang posisyon. Ang pamilya ni Judge Richard G. ay takot na takot na baka sila na naman ang susunod na target nito.
Makalipas ang ilang taon, naging matiwasay ang pamumuhay ni Richard G. kasama ang pamilya nito at nawala na sa kanila ang takot na baka sila na naman ang target ng salarin. Habang si Andrea ay sinusubukan mabigyan ng matiwasay na buhay si Drudy, ngunit ang bagungot na daladala ng kahapon ay hindi pa natatapos. Noong March 6, 1984, apat na taong lumipas matapos mapaslang si Judge Opas, habang si Judge Richard G. kasama ang mga anak nito na sina Allison at Steven ay nasa nilang bahay bandang 1:45 ng madaling araw. Habang silang lahat ay mahimbing na natutulog, maya-maya ang kanilang bahay ay sumabog. Nothing in his quest to keep custody of his daughter, he took it personally because everybody that stood in his way, he went after all of them. Everyone was scared of him. Everyone who confronted him, their lives were in danger. The police told me, you're next on his hit list. I had to do something to stop all those killings. What choice did I have? Inanap ni Allison ang kanyang kapatid at dali-dali silang naghanap ng paraan upang makaalis sa kanilang bahay. At desperadong nagbabaka sakali na sana buhay pa ang kanilang ama't ina. Sila ay ligtas na nakalabas ng kanilang bahay at nakita nila ang kanilang ama sa likod ng kanilang bahay na buhay, ngunit nagtamo ito ng mga sugat sa katawan. Isang himala ang nangyari sa kanila dahil silang lahat ay nakasurvive at nanatiling buhay. Kaagad namang nagsagawa ng pag-iimbestiga ang kapulisan at pinag-iingat ang lahat ng judge na pinapacheck kanilang mga bahay at sasakyan na baka merong nakatanim na bomba. Tiningnan ng kapulisan ang lahat ng mga anggulo at ang kasong hinahawakan ni Judge Richard G. Si Andrea ay muling pinagsabihan ng kapulisan na alam niyang si Leonard ang suspect sa lahat ng pambubomba dahil si Judge Richard G. ay patuloy pa din pinagbabawalan si Leonard na bisitahin si Drudy. Dahil hindi sinusunod ni Leonard ang court order ng hukuman at binigyan ng arrest warrant ng mamigo nitong ibalik si Drudy sa itinakdang oras at araw. And a really loud clap of thunder, loudest I've ever heard. Just saw debris all in my room, and it was just like I'd woken up in a movie or a nightmare. I was covered in debris dust. Over his whole body looked like a ghost, except that he had blood pouring down his legs from his thighs. I just cried. I just felt really sad. Just looks like a war zone. Habang nagpapagaling si Justice Richard G. mula sa kanyang mga pinsala matapos ang pambubomba sa kanyang bahay, si Ray Watson ang pumalit sa kanyang mga kaso kasama dito ang kaso ni na Leonard at Andrea. Kahit na lumaki ang takot at hinala, nirerespeto pa rin ni Andrea ang visitation right na binigay ng korte kay Leonard. Mahal ni Trudy ang kanyang ama at masaya itong nakikita at nakakasama ang kanyang ama. Ngunit kailangang bumalik ni Andrea sa korte dahil hindi pa rin sinusunod ni Leonard ang utos ng korte. Ngunit isang araw hindi na nakikita ni Andrea ang kanyang anak sa loob ng 6 na linggo at hindi nito alam kung nasaan na ito. Tulad ng ibang mga hukom, pinarusahan ni Justice Watson si Leonard sa pamamagitan ng paghihigpit nitong makita si Trudy ng matagal na araw. Noong July 4, 1984, bandang 8:10 ng umaga, halos 3 buwan pagkatapos ng pambubomba sa family court, naghahanda na si Justice Watson na umalis para magtrabaho. Binuksan ng kanyang asawang si Pearl ang pintuan ng kanilang bahay na hindi na mamalaya nag-trigger ang isang bomba na nakadikit sa kanilang pintuan. Nakadigta si Ray Watson ngunit agad na napatay ang kanyang asawang si Pearl. Ang mga tao ng Sydney ay natigilan at nalulungkot. Humingi ng mga kasagutan pagkatapos ng pagkapatay kay Pearl Watson. Pinalakas ng investigador ang kanilang mga pagsisikap. Isang pinagsanib na pwersa ng pulisya ng federal state, ito'y nagtatag at nag-alok ng 1,500,000 dolyar na pabuya. Dahil dito, ang lahat ng family court judges at ang kanilang mga pamilya ay pinabantayan ng 24 hours. Ang mga surveillance officer ay pinabantayan ang prime suspect na si Leonard Warwick. Desperadong makahanap ng isang bagay na magagamit nila para mahuli siya at matigil ang lahat ng pag-atake. Sa kalagitnaan ng gabi, sinundan nila siya sa isang national park na patuloy niyang binabalikan sa kabuuan na 11 pagkakataon. Matapos itong makaalis sa lugar, agad nila itong pinupuntahan kasama ang mga police dog
Ngunit hindi nila matukoy kung ano ang ginagawa nito sa loob ng parke dahil wala silang makita na naiwan na ebidensya. February 10, 1985, binalita ng kapulisan kay Andrea na merong pagbabantang ginawa sa lawyer ni Andrea. Nakakita sila ng bomba. Mabuti na lang daw na nakita nila ito bago sumabog. Matapos mabalitaan ang pangyayaring ito, agad na tumawag kay Andrea ang kanyang abogado at sinabi na magbibitiw ito sa pagiging abogado nito dahil natatakot siya sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kumakalat ang takot sa buong Australia. Kahit sino pwede maging target at walang makakatulong kay Andrea. Maging ang mga pulis ay natatakot sa kanilang pagkakasangkot sa imbestigasyon. Habang tinatakot ni Leonard ang mga pulis sa kanyang sariling pagsubaybay, ang mga pag-atake ay patuloy na papalapit na kay Andrea. Sa lahat ng oras, sinusubukang protektahan ni Andrea si Trudy mula sa karasa na dulot ng kanyang amang si Leonard. Nakatingin na si Leonard sa susunod niyang target habang tinatawagan niya ang kapatid ni Andrea na si Judy. Ito'y kanyang pinagbabantaan na papatayin siya at ang kanyang mga anak. Know that the offender was Warwick. Everything was done that could be done at the time. We couldn't gather enough evidence to charge him then. Kahit na naniniwala si Andrea at ang pulis na si Leonard ang may pananagutan sa lahat ng mga pag-atake, hindi pa rin sila makahanap ng anumang magagamit nila para arestuhin siya. Sinubukan nila ang surveillance, nag-aalok din ng reward money at naglalagay ng maraming detective at resources, ngunit sa kanilang pagsisikap walang gumagana. Dahil dito, takot na si Andrea dahil palagi siyang sinusundan ni Leonard. Ito'y madalas pumaparada sa harapan ng kanilang bahay at pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Isang araw, nagpakita ito sa harapan ng kanilang bahay habang sumisigaw kay Andrea at hinihiling na makita si Trudy sa isang hindi nakaschedule na araw. Nang sinabihan niya itong hindi pwede, hinawakan niya pa rin si Trudy at nagsimulang tumakbo. Ngunit hinabol siya ni Andrea at tinanggihan niya na kunin si Trudy. Ngunit bilang tugon, siya ay sinuntok ni Leonard sa mukha. Kahit na gulat, mabilis siyang napatayo at tumakbo pabalik sa loob ng kanilang bahay na kasama si Trudy. Nilak niya ang pinto at sa likod nila. Desperado si Andrea na ilayo ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa kamay ni Leonard. Kahit na may banta sa kanyang buhay, tinulungan pa din siya ng kanyang kapatid na si Judy. Si Judy ay isang debotong saksi ni Jehovah. Si Judy ay pumunta sa kanyang kongregasyon para humingi ng tulong. Kailangan nilang tumakas ng patago para manatiling ligtas kay Leonard. Gumawa ng hakbang ang kanyang kongregasyon. Tinulungan silang lumayo para makapagtago sila. Ginawa ni Andrea ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ang kanyang anak mula kay Leonard at sa kapahamakan na sumusunod sa kanila. Hindi alam ni Leonard kung saan nagpunta sina Andrea at Trudy, ngunit hindi siya sumusuko sa kanyang paghahanap. Tumawag siya ng makailang beses sa miyembro ng kongregasyon ni Judy na hinihiling na malaman kung nasaan sila ngunit wala siyang nakuhang sagot galing dito. July 1885, matapos ang limang buwan na pagtatago ni na Andrea at Trudy, hindi pa rin sila nahahanap ni Leonard at wala pa ding mga pag-ataking nagaganap. Ngunit may dalawang break-in sa saksi ni Jehovah Kingdom Hall sa Kashula, timog kanluran ng Sydney. Sa isang break-in, nabasag ang mga bintana at nagkaroon ng sugat ang suspect na nag-iwan ng dugo sa carpet. Ngunit sa limitadong kakayahan ng oras, natukoy lamang ng mga investigador na ang blood type nito at hindi nila ito magagamit para panagutin ang sinuman. Walang nawawalang gamit o may ninakaw ang mga salarin, walang nakakaalam kung bakit pinasok ang simbahan o motibo nito. July 21, 1985, araw ng Linggo. Ang mananampalataya ay nagsisimula sa kanilang pagsamba na kagaya ng kanilang kinagisnan. Merong 100 miyembro ang dumalo kasama sina Joy Wakes at ang kanyang asawang si Graham Wakes. We were holding hands and I thought, oh, his hand would be really cold. So we had a small rug over our knee and I pulled it up over our hands and he turned to me and whispered, I love you.
and it was the last thing I remember. My first memories was really in ICU. I had already been into surgery. I recall asking, where's my husband? Where's my husband? All afternoon, a doctor came and told me, we do have bad news for you. And I... Isang bomba ang inilagay sa ilalim ng entablado ng Kingdom Hall Jehovah Witnesses. Ito'y sasabog sa oras ng serbisyo. Si Graham Wikes ay napatay at ilan sa dose-dose ng mga miyembro ang nagkaroon ng pinsala at sugat na dala-dala nila habang buhay. Kabilang na ang mga maliliit na bata. Nang mabalitaan ng Blanchard family ang nakakalungkot na balita, sinisisi ni Andrea ang kanyang sarili dahil sa pangyayaring naganap. I just burst out crying. I could not speak for a long time. They announced that the hall had been bombed. My daughter Natasha was standing next to me. She said, "Mum, that was Len." My whole body was shaking. And I rang down the bomb squad. They had their suspicions. And I said, "That's my congregation." And I said, "Oh, that's what the connection is." Isa si Joy Wakes ang tumulong kay Andrea upang magtago. Dahil dito, sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Graham, kabilang na ang mga taong nagtamo ng sugat at pinsala kasama ang mga bata. Nagsagawa ng search warrant ang kapulisan sa bahay ni Leonard sa kanilang pananaliksik, nakakita sila ng handwritten notes na mga pangalan ng mga miyembro ng Jehovah Witnesses at ang kanilang mga cellphone number. Nang tanungin na siya ng kapulisan patungkol dito, tumanggi itong magbigay ng kasagutan at tumanggi din itong magbigay ng blood sample. Wala pa rin pag-asa ang mga pagtatangka nilang hulihin siya. Lahat ay natatakot sa kanya. Lahat ng humaharap sa kanya ay nasa panganib ang kanilang buhay. Patuloy na sinusundan ng mga pag-atake si Andrea kahit na saan siya magpunta. Kahit siya ay nakatakas na sa pag-i-stalk ni Leonard. Dahil dito, nagdamdam siya sa kalungkutan, takot at guilt ang kanyang nararamdaman dahil alam niya kung ano ang gusto ni Leonard at ang mga tao sa buong Australia ay patuloy na mamamatay maliban kung makukuha niya ang kanyang gusto. Si Andrea ay gumawa ng isang masakit at nakakalungkot na desisyon upang wakasan ang karahasang bumabalot sa bansang Australia. Ibinigay ni Andrea ang full custody ni Trudy kay Leonard. Makalipas ang 10 taon na pagtatago at paghihirap na kanyang naranasan sa kanyang asawang si Leonard, sa kabila man nito, mas pinili niya ang kapakanan ng mga taong nakapaligid sa kanila ni Trudy at ang safety na din ng mga ito at upang matigilan na ang pambubombang ginagawa ni Leonard. Kabilang na dito ang pagpaslang sa kanyang kapatid na si Stephen at 4 na magkasunod na pambobomba at 3 taong napatay at maraming pamilyang nawasak na dulot sa kagagawa ni Leonard dahil alam ni Andrea siya lamang ang makakapigil sa family court bomber na si Leonard Warwick. Alam din ni Andrea na nais ni Trudy na manirahan sa bahay ng kanyang ama at pagod na din ito sa pagtatago at palipat-lipat ng bahay. Gaya ng hinulaan ni Andrea, biglang nagtapos ang mga pag-atake, ngunit may kaakibat na malaking sakripisyo. Si Leonard Warwick ay isa pa rin ganap na malayang tao. Namumuhay na kasama ang kanilang anak na babae na si Trudy. Noong una, gustong-gusto ni Trudy na manirahan na kasama ang kanyang ama, ngunit nang di maglaon, napagtanto niya na ang kanyang ama ay napaka-controlling, nais lamang nito na manatili si Trudy sa loob ng kanilang bahay na malayo sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Nang mapa siya si Leonard na mag-asawang muli at magsimula ng panibagong pamilya, hindi na naging masaya si Trudy at sa edad na 16 taon, muling bumalik si Trudy sa pangangalaga ng kanyang ina na si Andrea na nakapagtataka dahil hindi nito pinagbawalan si Trudy dahil mas pinili nitong makasama ang kanyang bagong asawa kaysa kanyang anak. Sa wakas, muling nagkita ulit sina Andrea at Trudy. Ngunit hindi pa rin sila malaya kay Leonard. Habang tumatanda si Trudy, mas naiintindihan niya ang nangyari noong bata pa siya. Simula pa lang ay paulit-ulit na sinabi ni Andrea sa mga pulis na si Leonard Warwick ang taong nanakot sa Sydney sa loob ng maraming taon.
Noong 2012, narinig ng investigative crime journalist na si Debbie Marshall at Rose Coulthard ang kaso at nagpa siyang mag-imbestiga. Ngunit kahit saan sila bumaling para sa impormasyon, ay binabalaan sila dahil nakakalaya pa rin ang pangunahing sospek. Sinubukan din ni Debbie Marshall na interviewin si Leonard, ngunit pinagbantaan lamang siya nito. Ngunit dahil sa kagustuhan nilang mapanagot ang salarin, nagsama-sama ang mga journalist at si Andre Blanchard upang mapukaw muli ang atensyon ng mga madla. Sa pamamagitan ng tulong ni Debbie Marshall, muling na-reopen ang kaso. Si Kevin Woods, former lead investigator ng Family Court Bomber, kanyang naalala ang dugong nakita nila sa may carpet sa loob ng simbahan ng Jehovah Witnesses at agad itong binigay sa mga bagong naka-assign sa kaso upang maikumpara ang blood sample na nakuha nila sa simbahan at sa blood sample ni Leonard. Ang mga investigador ay humingi ng tulong kay Trudy upang makuha ang DNA sample ng kanyang ama. Sa una, siya ay tumanggi, ngunit nang di maglaon, ito'y pumayag na din dahil nais niya din ng kasagutan. Kahit nabatid niya na parang trinidor niya ang kanyang ama, pero oras na para gawin ang tama at pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanang ginawa. Sa tulong ng teknolohiya ng DNA, nagagawa nilang itugma ang sample ng dugo kay Leonard. At tama ang kanilang hinala at pagdududa na si Leonard Warwick ang salarin sa likod ng lahat ng pag-atake. Noong July 29, 2015, sa loob ng 30 taon, pagkatapos niyang simulang takutin ang mga tao sa Sydney, sa wakas ay nasikop na din ang salarin. Tumagal lamang ng 2 taon ang kanyang trial, siya ay nag-plead ng not guilty laban sa 20 kasong charge laban sa kanya. Ngunit dahil sa nakitang ebidensya at mga salaysay ni Andrea, ito'y nakunbi at nakakuha ng 3 life sentence na walang posibilidad na parol. Si Leonard Warwick ay kasalukuyang nakapiit sa bilangguan at hindi na ito makakapanakit kahit kanino man. Pagkatapos ng 40 years na pamumuhay sa takot, si Andrea ay maaari nang magsimula at magpatuloy sa kanyang buhay at siya ay nanatiling close pa rin sa kanyang kapatid na si Jody at sa anak niyang si Trudy at patuloy nilang pinararangalan ang memorya ni Stephen. Umaasa si Andrea na ang kanyang kwento ay maghahati ng kamalayan at suporta sa mga nakaligtas sa domestic violence at hinihikayat niya ang iba na may katulad ng kanyang sitwasyon na umalis sa ganong relasyon at humingi ng tulong. Pinanindiga ni Andrea ang kanyang sarili para makatakas sa kanyang mapang-abusong asawa at sa tulong ng iba na hindi sumuko. Dahil dito, nabigyan niya ng husisya ang napakaraming pamilya sa buong Australia na biktima ni Leonard Warwick.